Good evening and welcome to another live broadcast. Sisimulan na bukas ang mga klase ng ating mga pampublikong paaralan, Gabi. At sigurado ako na handang-handa na ang mga estudyante sa pagbabalik sa kanilang mga classrooms. Sabi nga, it takes a village to raise a child. Totoo kaya yun? At kitang-kita yan sa ginagawang programa ng DepEd, kagaya ng Brigada Eskwela. Tama po yan, Bishop. Siguradong excited ang ating mga students and teachers. Ang Brigada Eskwela po ay ang pagpapakita ng bayanihan spirit or working together ng ating mga communities at paaralan para tulong-tulong na mapaghandaan ang pagbukas ng klase. Ang pakikilahok sa Brigada Eskwela ay isa sa mga tinuturing natin na ministries ng Lighthouse Bible Baptist Church. At kasama ang ating mga pamilya ng mga Lighthouse Works. At ito'y sa pamamagitan din ng ating The Great Lighthouse Foundation. Marami sa ating mga congregations, mga churches sa iba't ibang lugar ay partners ng mga paaralan sa napakagandang programang ito. Maganda nga po, Bishop. At yan ang ating pagkukwentuhan sa ating panibagong episode ngayon. Abangan ninyo ang ating makabuluhang pagkukwentuhan dito sa ating What's Brewing at Espresso Self segments. We hope you'll be blessed with our discussions tonight. Ako po si Gabby Yebra. At ako naman po si Bishop Robin Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Okay, alam mo, Gabi, ang sabi sa akin kanina, ito raw pang ano ba ito? Season 10? Tama ba? Parang season 10 ng Lighthouse Cafe. Aba, ibig sabihin yan, ilang years na ito. Opo. And we've been blessed na ito pong programang Lighthouse Cafe sa GCTV ay patuloy na nagkikwentuhan ng mga tao rito. At lalo na ang ating pinagkikwentuhan ay hindi lang po bagay na pang simbahan, kahit tayo yung ministry ng Lighthouse, kundi yung bang kapaki-pakinabang na mga pagkilos. Opo. Lalo na sa ating lipunan. Ito, itong pinag-uusapan natin ngayon na Brigada Eskwela. Ito yung mga katangi-tanging bagay. Tama po yan, Bishop. Now, we are closing our season 9. Papasok na po tayo sa season 10. And salamat din po sa ating mga viewers dahil all these years patuloy naroon po. Naroon ka na, no? Season 1. Opo, teenager pa lang po, Bishop. Bali, season ka na. Season na po. Anyway, maganda na maibahagi natin ito sapagkat, alam mo, ang sabi nga kanina ay kinakailangan ang pag-raise up ng isang child ay village ang may kinalaman dyan, no? Lipunan. At hindi natin maaalis na ang mga churches, katulad ng Lighthouse, bahagi ng lipunan niya. Okay? Kaya sa gabing ito, sa ating pong programang ito, nagagalak tayo na meron tayong mga representatives galing sa mga iba't ibang Lighthouse na mga gawain. Of course, unahin natin, no, yung kababaihan muna rito, di ba? No? Mrs. Elena Moralde. Ayan. Yan ay asawa ng ating pastor sa Marikina, sa Lighthouse Marikina. Magandang gabi sa iyo, Elena. Good evening po, Pastor. Yes. Good evening po, Bart. Oo. At ito naman, itong magiting na lalaking ito. Ito ay si AJ Mantiles. Bahagi siya ng ating Lighthouse sa Kainta naman. And over on the other side, ayun, nakikita natin, no, meron tayong video dito. Si Kathleen naman, ay bahagi itong si Kathleen ng ating Lighthouse sa Taytay, Palawan. Wow! Oo. At ibig sabihin, kahit saan tayo naroon yung mga gawain ng Lighthouse, may pakinabang ang lipunan sa atin. Okay? And of course, Bishop, portion lang to, no? Just a few representation ng mga gawain natin. No? Hindi natin invite lahat. Hindi natin. Actually, marami ang mga Lighthouse na mga gawain sa buong Pilipinas. Yes. Anyway, bumati muna kayo, AJ. Ito. Yan, Bishop, Kuya Gabby, magandang gabi po. At magandang gabi po sa lahat ng sumusubaybay sa ating Lighthouse Cafe. Yes. O ikaw, Kathleen, dyan sa Taytay, Palawan. Bumati ka muna. Good evening po, Bishop. Good evening, Sir Gabby, Pastor AJ, and Ma'am Alexa. Mm-hmm.
Promoted ka na, AJ. Pastor ka na ngayon. isa ka sa mga leaders yes. doon sa Kaintan. Well, anyway. And si Ma'am Len, no? Oo. Yes. Well, anyway, itong Brigada Eskwela, ito'y programa ng DepEd. Mm. At ang lahat ng mga eskwelahan, ito man ay elementarya o high school. Tama ba yun, Elena? Yes, po. No? Ginagawa itong Brigada Eskwela. Para sa DepEd, ano ang kanilang definition ng Brigada Eskwela? Basar yung para sa DepEd ay ito ay pagtutulungan. Mm-hmm. Pagtutulungan na maayos at maging ligtas at maging maayos yung mga rooms o yung kapaligiran ng yung mga facilities yes, ng paaralan. At inihikayat ang lipunan ay magkaroon ng bahagi dito. Apo, contribution. Maganda. Dahil yung sabi niyo nga. Ano, sa Tagalog yan, ambag. Ambag, oh. Magkaroon ng ambag ang lipunan. Apo, ambag, Pastor. Dahil sabi niyo nga kanina, it takes a village to raise a child. Mm-hmm. Kailangan talaga po ng katulong na yes. mga mag-aambag sa pagbibuild ng ating mga kabataan. Po. Mm-hmm. Yes. At sa Kainta, anong eskwelahan ang inaabot nyo dyan? Bali, sa Kainta po, Pastor, meron po tayong unang-una na yung Kainta Senior High School. High School. Opo. Nandun na rin po yung Munting Dilaw. Munting? Dilaw High School po. Barangay Munting Dilaw po kasi siya sa Antipolo. Okay. Reminds you of our kids parang show. Parang Munting Ilaw eh. And Taytay Senior High, Pastor. Taytay Senior High. Yes, meron din tayong Benjamin Esguerra High School. Uy, marami! Apat po yan. Apat? Yes, po. Okay. Anyway, tuloy-tuloy natin pag-uusapan yan. Eh, kayo sa Elena, sa Marikina, anong eskwelahan ang inyong inaabot? Sa ngayon po, Pastor, Kupang National High School. Kupang National High School. Antipolo Division. Mm. Okay. Malalaking eskwelahan to. Mm. Like, anong mga population ng mga ano dyan? Sa amin po, sa Kupang, last school year is 2,500. Oh, malaki. Plus. Gabi, wow. Malaki. Mm. Eh, kayo, Kathleen, dyan sa Palawan, anong eskwelahan ang inyong inaabot? Senior High School po, Pastor, at Taytay National High School. Oh. Well, alam mo eh maganda ito, Gabi, sapagkat nararamdaman ng lipunan no ang presensya ng katulad na mga gawain natin. Yes, meron tayong foundation at ang platform natin ng pag-abot sa lipunan ay sa pamamagitan ng ating foundation. Okay? But we are taking this as a ministry ng ating mga churches. Kayo, AJ sa Kainta, gaano katagal niyo nang ginagawa ang Brigada Eskwela? Pastor, yung sa atin dyan sa Kainta, nagsimula po kami year 2010 po. So 2010? Almost, yes po. Mm. 13 years ago? No. Yes, wow. Yes. Abi, kinder ka pa lang noon. Baby pa lang. 13 years yes, ago? Yes 13 years. Wow. Eh, kayo naman sa Marikina? 3 years ago po tayo nag-start sa Kupang. Mm. Okay. So, we are the stakeholder na talaga as Lighthouse Bible Baptist Church Marikina. Yes. Pero ngayon po, itong year ay pinakilala na po natin yung... Na-institutionalize na ang partnership na ito. Yes po, Pastor. Mm. Oo. Tatanungin ko kung ano ibig sabihin ng institution, na-institutionalize. Eh, kayo, Kathleen, gano'ng katagal na kayong umaabot sa mga eskwelahan? First time po namin ito, Pastor, ngayon. Oo. Oh. Eh, maganda. Merong simulain. Hindi ba? Opo, Pastor. Eh, exciting yan. Hindi ba? Opo, sobrang saya po. Oo. Oh, oh. Now, itong pagpasok sa ganitong programa, okay? Ano yung kanilang ano yung reaction ng DepEd, yung mga eskwelahan na galing kayong isang simbahan, Lighthouse, eh ba't kayo tutulong? Meron ba ganun natatanong? Pastor, sa amin naman po, well appreciated po talaga ng mga principals dahil makikita nila from 9 years old hanggang senior citizen, Pastor, na member ng ating church, wow. Ay tumutulong po. Mm-hmm. Nagpipintura, nag-aayos ng mga upuan. Ito, nakikita yan natin, po, no? Pastor. Yes, naglilinis po ng hallway. Mm-hmm. So, well appreciated po at nagugulat nga po sila dahil
simula bata hanggang senior ay tulong-tulong sama-sama po dito sa ating ministry ng brigada. So para bang Elena, minsan ang mga tao, Gabi, para bang kinukutsa pa yung mga eskwela kung handa na nga sila. Pero wala naman silang ambag sa paghahanda. Walang tinutulong, nang babash. Oo, nang babash pa. No, ba't ganyan ang mga eskwelahan? Pero alam mo, ang mga eskwelahan, dapat katuwang ang lipunan dyan. Madalas kasi, Elena, ikaw may mga anak naman kayo, di ba? Madalas ang partnership para sa pagtuturo ng mga bata, teacher lang at parent. Kaya parent-teachers association lang. No? Pero ito, lipunan ito. Di ba? At hindi lang mga kung sino-sino, mga institusyon sa lipunan. Yes. O kaya yun, as a church. Yes po, as a church. Kaya kahit ngayon, itong ano, pumasok po itong school year 2023-2024, ay pumasok po yung The Great Lighthouse Foundation, Inc. Kasi in-introduce po natin yung module ng paglipad. Yes. So, mayroon na po tayong pinirmahan na po ni principal yung letter na tayo po ay magtuturo ngayong school year, grade 10 po. Okay. Advisors are. That's great. So, paano sila nagbubukas? Nag-invite ba yung mga eskwelahan na kailangan naming tulong dito? Pwede ba kayong tumulong? So, sino magdadala ng gamit? Anong itutulong? Dine-define ba yun ng mga eskwelahan? Minsan, Pastor, sila, sa kanya nanggagaling yung pangangailangan. Mm. For example, ay kailangan ng pintura. Mm. Magpintura ng mga upuan. So, sa church, ay sa amin na rin yung pintura. Pintura, mga brush. Hindi upuan. Hindi upuan. Pintura lang. Pintura lang po. Then, minsan, ang request naman nila, gate lang ang pinturahan. Ganun po. Meron naman paglilipat ng gamit from old building to new building. So, yung paglilipat yung eskwelahan? And ang mga gamit? Yes po. Siyempre, meron mga bagong building na kasi. Opo. No? Gano'n ka, ano yung duration? Ilan days usually yung ginugugol ng ating gawain? Ito, tinan mo, yan o, nagpipintura ng gate. Opo, yan po, gate. That's very good. Anong yung tanong mo? Ilang days usually tayo tumutulong sa isang school, for instance? Example po, yung nagpintura po kami ng 600 chairs school, Pastor. Half day lang po. Half day dahil lang. Marami nga tayo from kids to senior citizen tumutulong. Almost siguro lahat ng miyembro ng church? Wow! 50 to 60. So, kinuha lang namin. Nagulat sila. Yes, buong barangay tumutulong. Well, anyway, that's good. Kayo dyan sa Kathleen, sa Palawan, ganun din. Lahat din ng mga miyembro tumutulong. Opo, Pastor. Ang youngest po namin ay 5 years old po. Nako. Talaga? Opo. Ano yung pinagawa sa inyo ng eskwelahan? Naglinis po kami ng computer room, nagpintura po, nag-grass cutter, at nagdamo dun sa garden nila po. Ibig sabihin, nag-trim ng damo, nagbunot ng damo. Yes po, Pastor. Okay. So, bali, mabilis ang trabaho dahil maraming kumikilos, no? I heard even Bishop, no, yung ibang gawain natin, welding mismo ginagawa, nagdadala ng mga equipment ng mga machine para ayusin, no, yung mga steelworks. Sa mga lighthouse churches naman, sanay naman mag-construct ang mga tao. Yes, lalo sa inyo, sa Marikina, di ba? Pastor. Pastor Rene po ay nag-repair ng mga electric fans ng mga classroom. Wow! Umikot si division, si PSDS. Nakita po, nagpa-picture. So, one week. At ni-request rin po nila. Ito, electric fan. Yes po. Request din po na gagawin po yung concrete na hand washing na sink po. So, okay. Yun po yun yung ambag ng ating church. Maliban po doon sa pagpipintura ng mga walls. Well, that's great. Pansin ko, Bishop, dito, no, so far yung parang ambag. Parang galit yata si Pastor Rene dito. Hindi naman siya galit, ano? Hindi naman. Yung ambag na describe nila, number one, parang yun nga, unison, no, tulong-tulong yung ating mga members. And pangalawa, may seriousness na magkaroon ng magandang quality yung kanilang may tutulat, iambag sa mga eskwelahan natin. Oo. No? Pagkatapos, syempre, nakakausap niya pa yung mga guro. Hindi ba?
So lalo niyong naiintindihan yung patuloy na pangangailangan ng eskwelahan. Kasi siyempre habang ginagamit masisira. Mm. 'Di ba? Kayo Kathleen eh kahit simula lang kayo mag-ano no. Tapos na ba yung inyong brigada eskwela diyan? Opo, Pastor. Sa katunayan, Pastor, bukas po sa opening ng ano po ng klase, magbibigay po kami, Pastor, ng basurahan, yung set po ng basurahan. Bali, 5 sets po ang ibibigay namin sa senior high school at saka po sa National High School. Pwede ka bang ipakita yung picture ng basurahan? Of course, sige, pwede, pwede. Pakita mo. Ayan. Ba, wow, may logo pa. Oh, yeah. Ano, foundation. Ito yung mga drums, ano? Mga, para mga drum, di ba? Ayan. Very good. Bukas po namin ibibigay yan, Pastor. Abi, ibig sabihin, eh, talagang yung impression na ito, it will last no sa mga eskwelahan. Alam mo, nung araw, eh, nung maliliit pa kami, Gabi, hindi naman uso yan, eh. No, para bang mag-meeting lang yung PTA tapos magre-raise ng pondo. No, pagkatapos magko-contract na kung sino yung kontrakto ng papagawa. Eh ginagawa pa rin naman siguro 'yan, pero iba ito eh. Iba ito dahil mga tao ng lipunan 'to eh. So, Elena, pag ganyan ang kumilos, anong pakiramdam niyo? Ikaw nanay ka, anong pakiramdam? Sarap po sa pakiramdam. Yun po talaga yung adhikain ng DepEd. Na hindi lang po parent, kundi yung buong community po ay involved sa paghahanda ng pagbubukas ng paaralan. Now, as a church, ano naman ang take ng mga miyembro? Yes. Hindi naman si sobra naman si pastor, like, ini-exploit na tayo rito eh, di ba? Nagpapahinga tayo dapat eh. Nagpapahinga tayo eh. Eh, lalo na kasama si pastor rin eh. Yes po. Ano, well motivated po sila na pinangunahan po sila ng pastor sa pagtulong sa isang eskwelahan. So, impact po doon ng buong school, yung mga faculty, ay iba po yung tingin nila sa ating church. Ang tingin ay mababait, pwede nating hingan. Yes, at makikita nila yung puso talaga. That's great. Yes, ganun din ba sa inyo sa Kainta? Eh lalo maraming eskwelahan ka. Yes po, Pastor. Ang take ng mga members natin, itinalaga na talaga nila yung kanila pong mga sarili dito. Dahil nga yearly ay ginagawa natin ito for almost 13 years, Pastor. So given na given na, kaya may ganun tayong karami, 50 to 60 na yes. Mga members. Na. Pero ano ba ito? Sa simula lang ng pag-eskwela o merong, merong pang patuloy? Whole year round po yan, Pastor. Pero yung brigada po kasi is 1 week lang po siya. Pero yung pag-ambag, pag-ambag is whole year. Whole year. Okay. Abay, alam mo, pwede palang gawing parang mission ano to ng mga churches, ano? Na, siyempre, meron tayong sense sa lipunan. Okay? Eh, lalo na, we are contributing to the upbringing of the youth. Eh, hindi man nakakapagturo, wala man lang module, pero nakikita na lang yung ehemplo. Di ba? Tama ba yung Catholic? Ang pinakamahalaga, yung ehemplo ng lipunan at mga mananampalataya. Tama po yun, Pastor. Oo. Sobrang na-appreciate po talaga ng mga, ng school po. Dahil first time po na may foundation na tumulong po, nakibahagi sa bayanihan, sa brigada po. Yung talita, bayanihan. Oo. Kasi masanay ang maraming tao na mag-aambag na lang ng pondo. O, bahala na kayo. Ito. Kayo na lang. Pero ito iba. Talagang pagkilos ito. Eh, yun naman ang ating itinuturo na ang pagiging mananampalataya ay pagkilos. Okay? Eh, maraming churches ngayon, eh, para bang katuwiran nila, ina-outsource na lang. No? Eh, kayo na lang. Basta't magbibigay kami sa inyo. Pero sa atin sa Lighthouse, ang upbringing natin, kung nasaan tayo, we should make a sense sa mga naroon sa lipunan. That's good. Eh, yun namang nagiging mga involved dito. Eh, kasama ba yung mga magtatrabaho na o ano? Eh, kayo, mga may trabaho kayo. Part ka ng ano, mga young couples, di ba? Yes po. Yung iba nating members, Pastor, yun nga,
talagang binibigyan nila ng panahon, naglilive sila sa trabaho nila. Talaga? Yes po, para lang po dito sa ating event na ito o ministry natin ng pagtulong sa Brigada Eskwela. Mm-hmm. Okay, siguro mayroon akong itatanong, bukod sa pag-abot sa mga eskwelahan sa Brigada Eskwela, siyempre, you are helping the facilities, di ba? No, facilities. Eh, yun naman mga bata. Di ba? Ano naman ang pwede maging ambag ng The Great Lighthouse Foundation sa mga bata, yung kanilang upbringing mismo, yung training nila. Meron kang binanggit kanina, Ellen, eh, yung yes, values. Po, before po, last year, yung OCC, Operation Christmas Child po, ay tinuro ko po siya, yung 1 to 12 na lesson, tinuro ko po siya sa grade 7 na mga bata. Wow. So, graduate, nag-ano po tayo ng graduation sa ating church. And then, sened ko po yun, yung narrative po, ay sened ko po siya sa kabuuan ng aming kupang faculty. Kaya, so, contribution po yun ng church natin doon sa activity ng school na, kumbaga, tulungan po yung community, yung ating institution doon sa mga bata sa pag-build ng kanilang character naman. So, ito ngayon, lalong-lalo na ngayon, ito po ay sa grade 10 po, ipapasok po natin ang leave na module, yung paglipad po. Yes. So, mayroon na po tayong agreement po kay Very good. Ma'am Cesar. Eh, kayo naman sa Kainta. Ayun po, Pastor, totoo yun. Minsan yung principal, lalapit yan pagkatapos ng brigada. Ano pa po yung pwede nyo mayambag? May activity pa ba kayo na pwedeng maibigay? So, naipapasok po natin yung pagtuturo nga po ng values. Nandyan yung paglipad, paglayo at pag-iwas sa pinagbabawal na droga, yung drug prevention po natin. And yun po, nagtuturo tayo sa mga grade level niya. Well, that's great. In other words, parang it opens up a lot more opportunities means, no? Para tayo mag-minister. That's what totoo we started. Totoo yun eh. Naniniwala ako dun eh. Sapagkat habang wala kang ginagawa, wala magbubukas sa iyo. Pero pinakita mo meron kang magagawa. Yes. Abi, maraming oportunidad ang mabubuksan. Okay? Eh, kahit isipin mo sa Taytay Palawan eh, ito'y ilang oras kayo from ano, from Puerto Princesa, parang apat na oras yata, di ba? Pero oh, eh, 4 to 5 hours po. Oo. So isipin mo, very active ang gawain na ito. Of course, sa pangunguna ng pastor natin 'to, si Pastor Arnel. You know, pero iba 'yon na damdam ng lipunan ang presensya ng ating mga churches. Alam mo, naalala ko, meron tayong tinatawag na National Baptist Day. Ito'y batas. RA 11897. Okay? Na ito'y naging batas nung last year. Okay? At ang provision sa National Baptist Day ay ang mga Baptist churches ay nakatutulong, no, sa ating nation building. Hindi lang sa bagay ng ebanghelyo. Okay? Kundi sa bagay ng edukasyon. Okay? Eh, isipin mo, it's different to take this as a ministry. At physical ito. Okay? Hindi lang nananalangin. Oo. Kahit anong panalangin mo sa mga bata, eh, syempre, mayroong mga impluensya. Pero, yung presensya ng ating mga churches. Ano, Elena, palagay mo? Napakaganda po yan, Pastor, ipagpatuloy. Yung ministry na po na yan, talagang napakaganda as in totoo. Yung mga bata po natin, tatlo po yung nabaptize na po, yung nag-graduate na. Ano, si isa po siya yung gumagawa ng kanina. Plus ito ngayon, grade 10, yung ating hawakan. Pati mga pamilya, naaabot sila. Yes po, nakakarating na po yung mga parents. Very good. And then yung mga co-teachers ko rin po. Oo. Eh, sa pagbubukas ng klase dyan, Kathleen, handang-handa na kayo, ebe, magpaganda kayo dyan, ha? Hindi lang magaganda, kundi maganda yung, isipin mo, basurahan, ha? Napakaganda basurahan, parang napakaganda. Ayaw ko magtapon. Congratulations sa inyo. Eh, napakabilis ng ating kwentuhan, AJ, ikaw ang magpaanyaya sa ating mga nanonood siguro, kahit mga churches, no? Dapat na maintindihan ng lahat na kinakailangan may pag-abot tayo sa lipunan, may ambag tayo sa kapakanan ng ating mga susunod na mga henerasyon.
Yun po. Sa ating mga churches, ay napakahalaga po ng ating ambag sa ating lipunan. At isa na nga po ito, itong Brigada Eskwela, a testimony of good work na tayo ay nakakakilos, sabi nga ng ating pastor, physical. At ito'y kapaki-pakinabang sa mga estudyante, hindi lang sa estudyante, ngunit pati sa mga guro, yeah, tayo ay nakakatulong. At sa pamagitan nito ay naambagan natin yung mga eskwelahan na maging ligtas at maaliwalas yung kanilang paligid po. At pag nakita nila na concern ang mga gawain ng Panginoon, yes, abay, tulong-tulong na yan sa lahat ng bagay. Yes, mm-hmm. Well, anyway, napakaganda, Gabi, ng usapin mga kwentuhang ito. Huwag po kayong aalis, magbabalik ang ating Lighthouse Cafe. Mga usaping in, mga paksang trending. Mga talakayang may kabuluhan. Lifestyle at kulturang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self! The school's maintenance week, or better known as Brigada Eskwela, has been an annual practice of collaboration among various sectors. Individuals in various groups and organizations work together to participate in providing a better and more conducive learning environment for the students. Mm-hmm, tama yan, Harvey. Kitang-kita natin ang bayanihan spirit sa Brigada Eskwela. At alam mo, Harvey, sama-samang pagtulong yan ayon sa skills na meron ka. At open din ang pagtulong mula sa kahit na anong edad, mapa-adult man or young people, ay maaaring tumulong. Tama, Erica. At sa pagpapatuloy nga ng ating Brigada Eskwela feature, ay makasama natin ngayong gabi ang mga members ng ating Lighthouse BBC Taguig, mm-hmm, to share with us their experience regarding this ministry. So welcome to Lighthouse Cafe, ating, yes, mga members from Lighthouse BBC Taguig. Welcome po! Ayan, sige, so pakilala po muna tayo. First, let's start with Diane. Ay, hello po. Ako po si Diane Angela Virasel, a working freelance artist po, and from Lighthouse Bible Baptist Church, Taguig po. I see. And then? Ako naman po si Rhea Gualberto, so teacher by profession po, and big part po ng Brigada Eskwela. Mm-hmm. So ayan, Harvey, ayan nga, pag-uusapan po natin ngayon ay Brigada Eskwela. No? Siguro po, paano po ba kayo na-start po, na ma-involve po dito sa Brigada Eskwela? Ako po, since teacher po ako, so involved talaga ako, mm-hmm, sa Brigada Eskwela. Pero as a member po ng Lighthouse Taguig, so naging part po siya ng community ministry po namin. At nag-start po kami mula nung before mag-pandemic. Mm-hmm. So nag-stop lang siya nung pandemic. Tapos ngayon ulit, nagtuloy-tuloy na ulit siya. Mm-hmm. Mm-hmm. I see. So si Ms. Rhea pala, bilang teacher nga, meron po ba tayong mga ilang mga schools pabukod dun sa kung saan po kayo nagtuturo? Eh, meron pa tayong mga ibang tinutulungan bilang isang Lighthouse BBC? Yes po. So hindi po siya nakafocus sa school lang po namin. Mm. So nagsiserve din po kami sa ibang schools na within sa community lang po ng Lighthouse Taguig. I see. Mm-hmm. So paano po nag-start yung partnership po with these schools? So parang kayo po ba yung somehow parang nag-open up nitong partnership or parang kayo po yung tinap po nitong mga schools na to help them po? Actually, kami po yung nag-ipag-coordinate sa kanila. So mm-hmm, alam naman po natin na sa DepEd talagang kailangan nila ng partnership mula sa alabas, mga mm-hmm, stakeholders po. So kami yung nag-top sa kanila, nakipag-coordinate sa kanila sa mga principals. Tapos doon po nag-start. So makikita mo talaga na need po talaga nila ng partnership, okay, galing sa labas, especially sa mga churches po. Nice. Punta naman tayo sa estudyante. So yeah, si Diane, ano naman yung part dito sa mga pagtulong na ating eklesiya ng Lighthouse BBC Taguig sa mga Brigada Eskwela activities? Sa Brigada po, ako po yung isa po sa mga nag-paint din po dun sa school. Mm. Yung pinaint ko po dun actually yung pag-line po sa baba, ang tawag po doon? Ay, sa baba ng floor, parang stage. Opo, yung parang ano na po. Fasad ng stage. Oh, yun, nakikita natin sa photo, wow, yung pinag sa stage. Wow. Yes po. So, kumbaga medyo mural type siya. Yes po. Wow. Yung talaga yung work ko. Almost 3 years na po ata ako nag-work as mural artist po. Okay. So, kumbaga part-time student? Opo.
Mm-hmm. So, paano nag-start itong yung pag-mural mo? Or parang, paano mo naisip na parang, baka pwede ko magamit itong yung work ko or yung skill ko dito sa pag-paint sa Brigada Eskwela? Ayun po, actually, first time ko po yung pagsama po sa Brigada, kasama po ang buong ekklesia po, mga ka-churchmates. Ayun po, mas lalo pong masaya, ganun. Kasi mostly po kasi ako lang mag-isa nagpipintura. Mas masaya po lalo pag may kasama ka mag-paint. Tapos mas napapabilis po yung trabaho. Tapos hindi ka lang po nakakapag-paint, nakakatulong ka pa sa ibang tao, ganun po. I see. So aside ba dun sa, aside sa'yo, meron pa ba tayo ibang mga members from our Lighthouse the Gig na tumulong din dun sa mismong, sa baba ng stage para mag-paint? Ayun, sa baba ng stage. Meron po, isa po yung kapatid po namin na si Andre Saromo, yun po. Shout out. So in arts talaga pala kayo, no? In arts talaga. Opo, arts. Marami pa po kami, sila Ate Raylin po, ano po siya. Pinaka-leader po namin sa Arts and Decors Ministry. Tapos ako po sa painting, leader po. Meron pa po sa mga pag-aayos po ng mga flowers, yung sa gitna po na si Tita Gigi po. Ayun, marami po kami under Arts and Decors Ministry. Nice, Erica, napakaganda, no? Kumbaga, nag-start yun as a ministry lang sa ating Lighthouse BBC Taguig na Ekklesia na Arts and Decors Ministry, and then nakikita na nagiging blessing siya doon sa ating Brigada Eskwela na activities. Yes, and actually yung question ko dun kay Dan, kasi yun nga nasabi mo na parang work mo siya. So parang, paano nagde-differ itong parang ministry ng pag-arts and decors, yung mga painting, ganyan? Parang, ano yung kaibahan niya sa work? Parang may mga blessing ba ganyan itong, or yung yun nga, sabi mo kanina parang kakaiba yung saya na parang may mga katulong ka ganyan. Yung sa sinasabi niyo po na pinagkaibahan ng sa work ko po tsaka sa kasama po ang ministry. Medyo, di ba, nag-enjoy naman po ako sa pag-paint mag-isa, pero syempre iba pa rin po yung kasama ang ano, mga kapatid po. Ayun. May balak nga po kami, spoiler. May balak nga po kami sa under ng painting and drawing na ano po sa Arts and Decors. Nagbabalak po kami mag-run ng business. Like, yun po, work din po. Gagawa po kami ng mga tote bags. Pipaintingan po namin yun. Tapos, ayun po, para magkaroon po kami ng funds para sa mga darating na events. Yun po, may ilalaan po namin yung malalakop na ano naming pera sa mga kailangan po sa mga pang-design po sa event or po sa first fruit. Kaso di po aabot kasi baka December pa muna. Ay, na-spoil! Baka opo, yun. Pero at least nakikita natin nga, Harvey, yung parang fruits na parang from one ministry to another. Parang nagbabranch out pa siya na dahil nakikita natin na how the Lord equips yung kanilang mga gifts, yung mga talents na habang nagpapagamit sila sa Panginoon, ay yun parang mas nagbubunga pa siya into different ministries. Tama. Si Ms. Rhea naman, ano po ba yung naging blessing naman sa inyo doon sa, bukod sa school ninyo, ay nakatulong din po tayo sa iba nating mga karatig na schools? So, sobrang blessing siya. Sa, hindi lang sa akin personally, kundi sa buong church. Kasi hindi lang nagagamit yung mga abilities and skills, mga God-given gift sa atin, kundi na i-share din po natin sa iba. So, lalo-lalo na sa pagiging stakeholder ng church dun sa mga schools na malapit. So, kahit na bata, matatanda, nagiging involved talaga. So, kahit sa simpleng pagpipintura, so involved po talaga lahat. So, yun po yung blessing. Actually, yun po yung next question ko. No? Para ano po ba yung mga example po ng pagtulong po ninyo sa mga schools na yun po, nabanggit niyo po kanina? Minsan kasi may mga requests, specific requests yung mga schools. For example, pagpipintura, yung mga ganun. Pero, minsan naman, on the spot namin nalalaman kung ano talaga yung need. Pag nandun na po pag nandun na, parang biglang ito lang yung request nila, tapos biglang ang dami pala ng mga kailangan gawin. So, minsan ang mga manpower po kasi yung ino-offer namin. So, minsan may mga members kami na magagaling pagdating sa furniture. So, included sila doon. So, nag-aano sila. May mga carpentry works din. May mga carpentry works. May mga painter din.
may mga nag-ano din yung sa construction. Mm-hmm. So meron din. Wow. Tapos sa mga aircon technician, so meron din. So for free 'yun syempre. So mm-hmm. nagiging involved lahat. Sa mga bata naman, yung mga simple pagpipintura ng mga upuan, mm-hmm. yung mga ganun pagpapako, yung mga board. Sa paglilinis, mga dumi-dumi sa ano, sa wall, sa mga ganun. So talagang part lahat. Mm-hmm. And so, pag mayroon po kayong mga ganito, yun nga po yung mga, kunyari, yung mga carpentry works, and even yung parang pagpipaint, no? Mm-hmm. So yung mga materials nyo po, kayo din po, bali yung nagdadala, or parang may provided din po ang mga schools? Minsan, may schools na sila ang nagpo-provide. Minsan naman, kulang yung pinoprovide nila. Kaya si Pastor Jojo, siya na din po ang nag-o-offer na bibili. Or kaya somehow nagpupuno din po kayo. Nagpupuno. Or kaya minsan, kami-kami din po nagdadala kung ano yung available na pwede namin magamit. Mm-hmm. Aside po dun sa mga, of course, yung mga pagbibigay natin ng manpower, pagbibigay natin ng services doon sa ating mga schools na nangangailangan ng tulong sa Brigada Eskwela, meron na po ba tayong mga ilang, let's say, events or activities na nagbunga dahil sa pagtulong natin sa Brigada Eskwela? Yung ano, nung lately lang kasi dahil sa Brigada Eskwela, parang bigla kaming inoferan ng pagiging speaker, parang ganun. So si Pastor Jojo, naging speaker siya sa in-service training ng isang school kung saan kami nagbe-brigada. So blessing talaga yun sa amin. Actually, unexpected yun na biglang i-offer ng principal na ganun. So ngayon naman, parang tuloy-tuloy na siya na parang sila yung lumalapit sa amin na, oh, may event kami na ganito, baka pwede kayo. So, mga ganon. Pero hindi po yun sa school ko, sa ibang school sa ibang po school. Siya. Mm-hmm. Ayan, so nakikita natin, Harvey, na talagang how the ecclesia can, yung parang magiging katuwang, no, ng mga eskwelahan. And siguro yung parang question ko po, ano naman po yung mga nagiging feedback siguro ng mga, yun nga po, ng mga schools, ganyan, pagkatapos po nitong mga pagtulong, ano po ba yung parang duration po nito? Parang, is it a week before the classes po? Parang ganun. Gano'n po katagal yung inyo pong pagtulong sa Brigada Eskwela? And ano po yung parang results po nun from the school or institution? Actually, 1 week lang kasi yung kick-off ng, ano, ng Brigada Eskwela. Pero ang project na ito is year-round talaga siya sa DepEd. So, tuloy-tuloy talaga siya. So, as long as may maitutulong yung eklesia, tuloy-tuloy pa rin siya. Depende sa request ng school. So, ganun siya. I see. Siguro si Dea naman, no? Of course, doon sa mga nabanggit mo na kanina, meron pa ba siyang mga personal blessings? Or siguro kung nabanggit mo na yung mga blessings kanina, meron doon mga challenges na, of course, na-experience natin as we go doon sa pagbibigay ng services natin sa Brigada Eskwela? Parang meron naman po. Mm-hmm. Kaso, I think, wala naman. Parang meron na wala. Kasi, di ba, ang challenges lang po ng Brigada Eskwela sa aming mga nagpipaint po is yung mga pintura nga po. Mm-hmm. Kasi minsan may nasasanggi, ayun po, na dudumihan yung pader ng mga pintura po. Tapos nasasayang yung pintura. So, ayun, kailangan namin isalin ulit. Yun po yung challenges, isa sa challenges. Tapos, meron din po yung pagtanggal ng pintura sa kamay. Masyado pong madikit kasi oil yun. Yun lang po. Hindi naman po siya sobrang minor. Yes. Pero yung nakita natin kayo na sa picture, Harvey, parang anlaki nung pinaint niyo. So parang gano'n ba katagal yun? And yun nga, parang ano yung naging feedback siguro ng mga school or ng mga teachers na nakita nila yon, parang na-happy ba sila, ganyan. Sobrang tuwang-tuwa po. Yung sa ginawa ko po na art po doon sa may stage, kasi sobrang tuwang-tuwa po yung mga teachers that time. Lagi po sila nagpapasalamat. Ano daw po, the best students. Kasi ano po yun DBS. So, the best students. Tapos, ano naman po, yung principal po namin, nag-post din po sa Facebook, gano'n, nagpapasalamat. Tapos, sinundan po yun ng mga comments ng teachers na, thank you, gano'n, thank you, nak, gano'n. Ito bang school na to, kung saan ka nag-paint, doon ka rin nag-aaral? Ay, opo, nung elementary po, dalawang taon lang.
kasi tapos di ko po alam na may brigada-brigada din po dati, kaya di ko alam na... So parang it's a way for you to give back din sa iyong alma mater, or dun sa pinag-aralan mo before. Yes. Nice. Ayan, sige, siguro Erica, ngayon ano ba yung mga message nyo sa ating mga, of course, mga manonood? Paano po natin ma-encourage yung mga iba na, of course, aside doon sa magbubukas na eskwela bukas eh. So paano pa ba sila, sa tingin nyo po, makakatulong in partnership with our schools? Mm-hmm. Siguro ano as mananampalataya o bilang mananampalataya, hindi lang dapat tayo tumulong as yung kung ano yung profession natin. So tumulong din tayo sa community para sa pagbi-build ng mga estudyante. Maging part tayo sa kanila kasi sila yung future eh. Sila yung ano eh. So, bilang eklesiya, maging part tayo sa mga schools. So, yun lang sabi ko. Maraming salamat po. So, Erica, nagpapasalamat tayo sa ating mga guests for this evening. Maraming salamat for sharing with us yung inyong mga blessings sa pagtulong sa ating Brigada Eskwela. At ngayon naman, pakinggan natin si Bishop in Hebrews. Hebrews, ito po ang bahagi sa ating Lighthouse Cafe, ang segment na ito, na naglalayo na bigyang daan sa ating mga buhay, sa ating praktikal na pagkilos, ang mga napag-uusapan po natin sa ating mga segment. At sa bahaging ito, ang episode na ito ay tumatalakay po sa maaaring ambag o contribution ng ating mga church sa lipunan, lalo na sa panahon ng pagbubukas ng mga eskwelahan, kaya yung Brigada Eskwela. Naalala ko, ang sinasabi doon sa Philippians chapter 2 and verses 15 to 16. May I show this to you? Ang sabi po ni Paul doon sa church doon sa Philippi, ang sabi niya ay that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Now, tingnan po natin ang mga salitang ginagamit ni Paul dito. No? Na tayo daw ika ng mga mananampalataya, mga gawain ng Panginoon. Ano po? Ang sabi, na tayo'y maging blameless. Yung bang walang kapintasan. Diba? Alam niyo po, kinakailangan maitaas na natin ang kalidad o ang integridad ng ating mga gawain ng Panginoon upang ang lipunan mismo ay magkaroon ng pagkilala po sa atin. Ang mga eskwelahan ay isa sa mga mahahalagang mga institusyon na kung saan ang ating presensya ay dapat naroon. At minsan iniisip natin, maraming sakit ang lipunan. Maraming hinaharap ang lipunan, ang mga bata, okay, maraming influence. Kung mangyayari po ito, that the children and students are influenced by evil things. Alam niyo po, kung wala tayong ambag sa lipunan, are partly to be blamed sa mga gayong kalalagyan ng ating mga kabataan. Kung kaya dapat gisingin natin ang ating mga sarili, upang talagang magkaroon tayo ng presensya. Kung papangit ang ating lipunan, ang ating mga eskwelahan, kung wala po tayo bag para pagandahin ito, we are partly. Kaya nga po naniniwala ang programang ito ng Lighthouse Cafe na kinakailangan ay maging positibo ang presensya po natin sa ating lipunan. Okay? Sa ating mga eskwelahan. Sa lahat na nangangailangan ng testimony, ng witness, ng mensahe, ng mabuting balita ni Kristo. Ang sabi pa, hindi lang blameless, kundi harmless. Okay? Now, instead siguro, napupulaan natin ang lipunan for how limited our communities are. Ano po? Abay, hindi po tayo panggalingan ng masasamang mga salita, masasamang mga komentaryo, ano po, o kaya criticism. Instead, maybe, of cursing the darkness,
then we should light a candle. Yun nga ang sinasabi po, ano, sapagkat kung hindi natin gagawin yan, then harmful po tayo. Ano po? Pero ang sabi, that we should be harmless. Obserbahan niyo yung susunod na term, the sons of God. Sino po kaya ang dapat makilala bilang mga anak ng Diyos sa ating lipunan? Hindi ba sila na nakakikilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Yung wangis po natin, yung testimony natin, ano po? Kaya dapat maitaas natin ang ating presensya so that indeed, we may really be known that we're not just having a claim that we are children of God, but we are known. Ano po? Yung ating reputasyon ay makita nila na siguro ang mga taong ito talaga anak ng Diyos. And then, yung without rebuke. Ano po? Eh, wala pong bagay na sa atin ay kapangitan yung ating testimony. Ika nga'y dekalidad o dalisay. Okay? Eh, alam nyo eh, palagi kong sinasabi eh, kapag ang mga mananampalataya, eh may kahit isang kapintasan, abay mapipintasan po yung buong katauhan. Kapag ang isang member ng church ay may kapintasan, parang kapintasan po ng lahat ng church yan. Parang isang bond paper na siguro tuldukan mo ng kulay itim na isang dot. Pag tinanong mo ang mga tao, ano nakikita? Nakikita ko po ang black dot. Pero hindi sasabihin, yung black dot ay nasa kalagitnaan ng puting papel. You see? So, yan po ang dinadala at inahatid ng hindi magandang kapintasan. At dapat maging gayon tayo because we are in the midst. And we need to do things, even if we are in the midst of a crooked and perverse nation. But we should continue as lights in this world. Sana po yung naging kapakipakinabang ang segment na ito sa ating Lighthouse Cafe. God bless you. At natapos na naman ang isang oras. Mahigit sa tayo na, no? No, ng ating live broadcast. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at samahan niyo muli kami sa isang linggo. Parehong oras, of course, parehong channel 185 sa Signal. At mali, nagpapasalamat po kami sa aming mga naging guest, no? Mula sa different mission works natin sa Lighthouse, no? Sa Kaintas, sa even Palawan, sa Marikina, and sa Taguig. And you can watch a replay of our episodes sa ating Facebook and YouTube channels ng Lighthouse BBC at Great Commission Television. Make sure to like and subscribe to our channels. Di lang yan, Harvey. Download our Lighthouse Spectrum app. Marami pong features ang ating app. Mayroong video content, may insights, may e-books, and of course, yung ating mga episodes ng Lighthouse Cafe. Libre po yan sa Google Play Store at si kasama rin po ang The App Store yan. Okay, and so join us again. And thank you all for... Well, ito may regalo sa akin. Wow. Drawing, diba? Meron din po ako. Meron okay, ba? Ah, meron ka rin. Wow! That's great. Meron din ako. And thank you again for having joined us tonight sa ating Lighthouse Cafe. Ano po, see you again next week for another good talk sa ating Lighthouse Cafe. Where good talks happen.